Kapatid, tayo ang kapamilya. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, lokal na pamahalaan ng Quezon City nagdeklara ng outbreak ng pertussis o whooping cough. DOH, tinututukan naman ang mga kaso ng sakit sa Metro Manila. Mas malaking diskwento sa bibiling grocery items ng senior citizens at persons with disabilities, ipatutupad na. Mag-anak pinagmamaril sa kanilang sasakyan, padre de familia, patay. Pamilya sa Bohol, binulabog naman ng sawang natagpuan sa kanilang kama. Forest fire na sumiklab sa ilang lugar sa Bundok, Mountain Province, puspusang pag-apula na. Divorce bill, mainit na pinagtalunan sa Kamara. Shall we allow the destruction of the future of the youths of the land? It is not the divorce itself which make children have deficiencies. At it's showtime! Pinaggandaan na ang mga sorpresa sa pag-ere nito sa GMA Network. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pertussis o yung ubong may halak sa ilang lungsod po sa Metro Manila. Nagdeklara na ang Quezon City Government ng outbreak dahilan sa pagdami ng mga tinatamaan ng sakit. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, 23 na ang kasong naitala sa lungsod simula noong Enero at 4 po dito ay namatay. Nilinaw naman ng Quezon City Government na kontrolado na nila ang sitwasyon. Nagpa-patrol, Johnson Manabat. May 23 kumpirmadong kaso ng pertussis sa whooping cough sa Quezon City, kaya nagdeklara na ng outbreak sa lungsod ang LGU. We noticed an increasing number of pertussis cases in our city in the first 3 months of the year. This acute infectious disease has claimed the lives of 4 babies. Kung ikukumpara ito sa mga kaso noong 2023 sa lungsod, 27 kaso ang naitala para sa kabuuan na ng taon, kung saan 3 ang nasawi. Ayon sa Quezon City Health Department, isa sa mga nakikita nilang dahilan ng biglang pagdami ng kaso sa lungsod ay ang kakulangan ng available na bakuna para dito. Ang nakita natin dun sa mga at least more than 50% yung mga cases natin dun sa 23 cases ay walang bakuna, no? So hindi sila protektado. Sa monitoring ng DOH sa Metro Manila, hindi lang sa Quezon City mayroong kaso ng pertussis. 15 out of 17 merong mga kaso na previously talagang wala o kaya mababa. There are 7 cities na talagang minomonitor natin, heightened ang surveillance, dahil sila ang mas mabilis ang pagtaas. Habang sa buong bansa, may higit 400 kaso na ng pertussis ang naitala sa unang 10 linggo pa lang ng taon. Mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, libre ang bakuna kontra pertussis sa mga health center at maaaring ilipat na lang nila ang supply mula sa ibang rehiyon patungo sa mga lugar na may mataas na kaso ng sakit. Meron naman tayong supply, pero if the supply is running low as QC is already pointing out, we need to replace it immediately. Sabi ng DOH, bukod sa bakuna kontra pertussis, may mga paraan para maiwasan ito. Kabilang dito ang pagkakaroon ng tamang respiratory hygiene lalo na kung bumabahing at umuubo. Nagpaplano na rin ng Quezon City Government na bumili ng sariling supply ng bakuna kontra pertussis. Tiniyak din ng lungsod na kontrolado nila ang sitwasyon sa ngayon.
sabay pakiusap sa publiko na mag-ingat at agad kumonsulta sa doktor kung may mga sintomas na ng sakit. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Pinahayag ng Malacanang na dumaranas po ng sintomas ng kangkaso sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito'y matapos ang kanilang mga biyahe sa iba't ibang bansa at full schedule nito mga nagdaang araw. Ayon po sa Presidential Communications Office Chief na si Secretary Chiloy Garafil, kansilado na po ang lahat ng appointment ng Pangulo ngayong Webes at sa mga susunod na araw. Dagdag pa ng PCO, umiinom naman ng mga gamot ang first couple na inabisuhan ng mga doktor na magpahinga muna. Bumubuti na rin naman ang pakiramdam nila. Patuloy ding nagtatrabaho ang Pangulo mula sa kanyang tahanan at inaasahan itong muling makadadalo sa mga pampublikong aktibidad sa lalong madaling panahon. Nagpunta sa Europe sina Pangulong Marcos at First Lady noong nakaraang linggo para makipagpulong sa mga leader ng Germany at Czech Republic. Now narito galing din sa back-to-back trips sa Australia. Good news naman po para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Target ng ipatupad ng Department of Trade and Industry ang mas malaking diskwento pagdating sa grocery items. Pero muling nagbabala ang ilang supermarket owner na posible itong magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Mula nang magretiro ang 61-anyos na si Rona Castro, mas maliit na ang kanyang budget pang grocery. Kaya malaking tulong ang ibibigay na dagdag diskwento sa mga bilihin para sa mga senior citizen. Mas maganda kung ganun. Sa panahon natin ngayon kasi mahal ang mga bilihin. Lalo sa mga senior citizen, wala kami mga hanap buhay kundi na maasa lang kami sa bigay ng aming mga anak. Base sa Joint Administrative Order na pinirmahan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy, magiging 125 pesos kada linggo ang diskwento ng mga senior citizen at PWD sa grocery items at iba pang basic commodities, mula yan sa dating limit na 65 pesos. Sakop na rin dito ang mga pinapamili online. Hinayaan na po natin ang mga kanya-kanyang establishments mag-implement kung paano nila i-verify ito. Pero generally, ang rule po, kailangan i-present upon purchase or i-picturean yung ID and yung purchase booklet upon delivery of the goods, ipapakita rin to verify. Balak ng DTI na simulan itong ipatupad matapos mailathala ang order sa Lunes. Ikinatuwa rin ng PWD sector ang mas malaking diskwento, lalo na't bilang may mga kapansanan, mas malaki rin ang kanilang cost of living. Some of them would have extra costs for medications, number one, therapy, and therapy is expensive, and therapy is not a one-time thing. Marami yan. Pero sinabi ng DTI na merong idinagdag na pamantayan pagdating sa pagbibigay ng mas malaking diskwento. Base sa inilabas na Joint Administrative Order, may mga produktong kailangang gawang lokal para makakuha ng mas malaking discount. Kabilang na ang tinapay, karne, gulay, delata, pati na rin ang sabong panlaba. Pero nilinaw ng DTI na discounted pa rin ang imported na bigas, kwera na lang ang mga imported specialty rice. Para naman maiwasan ang pang-aabuso sa discount, naglagay na rin ng validity date ang DTI sa mga authorization letter o yung mga ginagamit kapag hindi yung mismong PWD o senior citizen ang namimili. Kung dati ay pwedeng paulit-ulit na ipresenta ito, ngayon ay hanggang 7 days na lang ang validity ng authorization letter. Sabi ng grupo ng supermarket owners, maganda ang ganitong klaseng safeguards. Kasi yung iba, letter nila, gutay-gutay na, 3 years na, ginagamit pa rin. We don't know kung buhay pa yung real owner of the card. Pero dagdag ni Kuwa, hindi pinansin ng DTI ang kanilang pangunahing reklamo na bakit retailers ang papasan sa dagdag diskwento. For sure, magtataas ang presyo ng mga bilihin. I told them that this is not a threat, but it's a fact that, you know, we will have to probably increase our margins to stay afloat. I mean, how do we pay the right salaries and right taxes? Tugon ng DTI, hindi kasi nila basta-bastang mapagbibigyan ang hiling ng retailers na gawing tax deductible o tax credit ang naturang discount. Yun ang kailangan ng batas, ano? At pag-uusapan siguro sa Kongreso. Meron yata pending bill along that line.
Dagdag ng DTI, hindi inoobliga ng batas na magbigay ng diskwento ang barangay microbusiness enterprises at mga co-op tulad ng mga magsasakang nagbebenta sa Kadiwa stores. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Sa pool sa CCTV, ang pango-hold up sa isang babae sa barangay Pandan, Angeles City nitong Biyerkules ng madaling araw. Kita po sa video na naglalakad ang biktima na papasok na sana sa trabaho. Nakasalubong nito ang isang lalaki na nakaputing t-shirt. Sinubukan niyang iwasan pero nang makalagpas, bigla siyang nilapitan at inakbayan sabay tutok ng baril. Bahagya pang nakipaghilahan sa kanyang bagang biktima pero naitulak siya ng suspect sa katuluyang nakuha ang bag. Pabilis ring nakatakas ang lalaki sakay ng tricycle. Sa follow-up operation, natimbog ang suspect habang narecover din ang bag ng biktima. Naaresto rin kanina ang kasabwat ng suspect na nag-drive ng tricycle sa pagtakas. Naharap sila sa kasong robbery with violence and intimidation against person ang naturang dalawang suspect. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang kanyang asawa matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay Bayamot, Antipolo City, Rizal. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang motibo sa pamamaril. Nagpapatrol, job manahan. Sumisigaw at humihingi ng saklolo ang isang babae at 10 taong gulang niyang anak na babae matapos pagbabarilin ng riding in tandem ang kanilang sasakyan sa Barangay Mayamot, Antipolo City nitong Miyerkules. Nasugatan sa kaliwang bahagi ng binti ang babae habang nasawi ang kanyang asawa. Makikita rin ang paglapit ng lalaking nakasuot ng blue na damit, naka-helmet at tila may kinuha pa sa loob ng sasakyan. Ayon sa pulisya, wala namang nai-report na may nawawalang gamit ang mga biktima. Pero sa inisyal na investigasyon, ang lalaking lumapit sa sasakyan ng mga biktima ay posibleng isa sa mga salarin. Nakunan din ng CCTV ang pagdaan ng sasakyan ng mga biktima at pagdating sa dulo ng intersection, narinig ang ilang putok. Pinagbabaril na pala ang sasakyan ng mga biktima. Pauwi na sana ang mag-anak matapos sunduin ang babae sa kanyang trabaho malapit sa pinangyarihan ng krimen. Hindi na nasa ospital niya ako na kasi yung isa may tama sa binti, yung babae. Tapos yung lalaki, wala na, ano, patay na kanina. Sa tingin namin na, sa ano, binuntutan sila, doon pa lang, sa pagkagaling sa trabaho, lahat naman ang muna tinitingnan natin. Nandiyan ako sa pintuan, eh narinig ko yung parang nagpapaputok na tunog ng tambutso ng motor. Akala ko nagpapaputok ng tambutso ng motor. Yung baril. Nagsasagawa na ng dragnet operation at backtracking ng CCTV ang Antipolo Police para matunton ang mga salarin. Hindi umano naplakahan ang motorsiklo ng mga salarin at hindi rin ito kita sa CCTV. Sana bukas makakuha tayo ng malapit-lapit na ma-identify yung plate number. Ayon sa pulisya, kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang babae. Hindi pa nakuna ng pahayag ang kaanak sa insidente. Job manahan, ABS-CBN News. Patay ang isang siklista matapos sumalpok sa isang sasakyan sa intersection ng Osmeña Highway at San Andres Street sa lungsod ng Maynila, Huwebes ng madaling araw. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Napahabulbol si Anthony ng maabutang duguan at nakahandusay sa daan ang 60 anyos niyang ama na si Antonio matapos bumangga sa isang closed pickup truck sa Osmeña Highway corner San Andres Street sa Maynila, Huwebes na madaling araw. Araw-araw po nagbibisikleta yung tatay ko para magtinda ng buko kasi ayaw niya pong mamasahe. Senior citizen na po siya. Kaya yung araw-araw na pagbabike niya, nag-iingat po talaga yan. Sa kuha ng CCTV, makikita si Antonio na patawid ng intersection na sumalpok siya sa sasakyan na nasa kabilang lane. Bigla na lang pong sumulpot yung bisikleto dito na dahil kita niyo naman po, blind spot po ito. Tapos pag pleno ko po, wala na, hindi na talaga kinaya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa kalsada si Antonio na agad nasawi. Kahit naka-red light, tumawid itong tipista na hindi naman napansin itong ating dumarating na saan nga, nabangga niya ito. Ayon sa pulisya, tumataas ang bilang ng mga naa-aksidente dito sa may Osmeña Highway sa Maynila
dahil sa bilis na patakbo ng mga sasakyan tuwing hating gabi hanggang madaling araw. Batay sa datos ng Manila District Traffic Enforcement Unit, hindi pa natatapos ang buwan ng Marso ay nahigitan na nito ang kabuuang bilang ng aksidente na itala noong Pebrero sa Osmeña Highway. Inirerekomenda ng Manila Police na dagdagan ang ilaw sa lugar at pinapayuhan rin ng publiko na sumunod sa batas trapiko. Sa mga nakakita naman po, parang awa nyo na. Tulungan nyo naman po kami. Humingi po ako ng ustensya. Hawak na ng MDTU ang driver ng pickup na posibleng maharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Gretchen, trending pa rin ang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA sa Abril. Ano nga asahan natin sa pangmalakasang kolaborasyong ito? Zen, ikinakasana ng It's Showtime family ang iba-ibang pasabog para sa kanilang unang araw sa GMA Network sa April 6. Double celebration naman ang araw na ito para kay Vice Ganda na pinaghahandaan na rin ang kanyang magiging birthday production number. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Cheers! Cheers, everyone! Ngayong opisyal na makasaysay ang pagsasan ni Puwersa ng GMA at ABS-CBN para ipalabas ang It's Showtime sa GMA Network, puspusan na ang paghahanda ng kapamilya noontime show para sa buong production numbers at iba pang sorpresa. Tikom man ang mga host sa detalye, pangako nila sa madlang people, maraming dapat abangan sa April 6. Mahirap pagsalita kasi daming surprise, pero bonggang-bongga yung mga production numbers. Everybody's so excited na may bagong bahay na ang It's Showtime. So April 6, ang dami niyong dapat abangan. Samot-saring surpresa para sa ating madlang kapuso. Maraming salamat. Espesyal naman maraming, ang April 6 para kay Vice Ganda. Dahil dito, ipagdiriwang ang kanyang kaarawan at ang debut ng It's Showtime sa Kapuso Network. Yes, it's gonna be a double celebration. Kasi yung April 6, nakaano siya talaga, naka-schedule for my birthday episode bago pa nagkaroon tong mga magagandang turn of events ngayon na pumirma sa sasampas sa Jimmy. Nabuo na namin yung birthday episode ng April 6. So tamang-tama, April 6 din yung binigay nilang date ng unang araw ng Jimmy. Ngayong mas pinalawak pa ang maabot ng palabas, hiling naman ni Vice, marami pang mga artista ang dadayo sa its Showtime studio. Yeah, hopefully marami kaming makuhang mga stars ng GMA sa araw na 'yon para maramdaman talaga natin yung Sunny Buwersa, yung collaboration, 'di ba? Just like what we did nung nag-launch tayo sa GTV. Pero may hiling pa ba ang unkabogable star para sa kanyang sarili ngayong nalalapit na ang birthday niya? Wala akong specific na birthday wish, pero feeling ko ito yung pinakamalaking birthday gift na natanggap ko. Itong oportunidad na makasampa sa GMA, makapag-reach ng mas malaking audience. Malaking blessing to sa It's Showtime. Eh, napakahalaga sa akin itong pamilyang to. Kaya yun, ito na yung pinakamalalang gift na natanggap ko sa taon na ito. Target naman ni Vice na ma-achieve ang healthier lifestyle ngayong 2024. Gino Krishnan, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang bahagi ng kagubatan sa Bontoc Mountain Province, tatlong araw nang tinutupok ng apoy. At pamilya sa Bohol ginulat ng isang sawa sa kanilang kama. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Aabot sa 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City, Huwebes ng gabi. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang sunog na tumagal ng isang oras. Sa paunang imbestigasyon, lumalabas na sa ilegal na koneksyon ng kuryente nagsimula ang apoy. Nasa 25 bahay ang naabo habang 5 residente ang naitalang nasugatan sa sunog. Doon po naman sa Bohol, 3 menor de edad ang nailigtas matapos masunog ang kanilang bahay sa bayan ng Duero nitong Miyerkules ng umaga. Ayon po sa otoridad, walang kasama ang mga bata nang mangyari ang sunog. Nagsimula ang apoy sa may ikalawang palapag ng bahay at patuloy pang iniimbisigahan ang sanhi nito.
Puspusan ngayon ang pag-apula sa forest fire na sumiklab sa Mount Apiit at Mount Kamaneleng sa Bontoc Mountain Province. Ito'y para maiwasan na umabot ang apoy sa bahagi ng rice terraces. Pangatlong araw nang tinutupok ng apoy ang kagubatan sa mga bundok ng Bontoc. Hirap ang mga truck ng bumbero na abutin ang lugar ng sunog dahil matarik at malayo ito. Fire under control naman ang grass fire sa barangay Bontoc Ili. Martes nang masunog ang damuhan na 30 metro lamang ang layo sa ginagawang gusali ng Mountain Province State Polytechnic College. Wala po namang naitalang nasaktan o napinsalang struktura sa naturang insidente. Patuloy ang sunog sa bahagi ng bukid sa barangay Binay, bayan ng Magpet sa Cotabato, Miyerkules ng hapon. Ayon po sa kumuha ng video na si J. Mark Matugas, mabilis kumalat ang apoy dahil sa hangin at tuyong lupa at halaman. Inaalam pa ng Magpet Fire Station kung matinding init dulot ng El Nino o kaya ay maaring kagagawa ng tao ang sunog. Naglagay na ng mahigit 100 static o nakapirming tangke ng tubig ang Maynilad at Manila Water bilang preparasyon sa napipintong water interruption simula sa kalagitnaan ng Abril. Dadagdagan din ang mga huhukayang deep well para hindi lumala ang problema sa supply ng tubig. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Matakaw sa tubig ang negosyong karinderya ni Gemma mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis ng mga gamit. Kaya bibili na siya ng mga drum sa mga susunod na linggo bilang paghahanda sa nagbabadyang water interruption dahil hindi pwedeng mawalan ng tubig. Napaka-importante po. Siyempre, yung sinasabaw ko po, tapos yung pinanghuhugas namin. Opo, opo, panlinis. Ayaw umasa ni Gemma sa inilagay na static water tank ng Maynilad malapit sa kanyang pwesto sa Shorthorn Project 8. 10,000 liters ang laman nito na pwedeng kuhanan ng tubig kapag nagka-water interruption. Doon sa mga matataong lugar, naglalagay kami ng mga static water tank para doon na lang namin niloload yung tubig galing sa water tanker. Tapos may mga gripo ito na marami para doon pwede mag-i-give yung mga tao. Kikipag-coordinate kami sa barangay or sa mga purok leaders para medyo disimulado rin yung pag-withdraw ng tubig. Sa ngayon, nasa 126 na itong mga stationary water tanks kagaya niyan na ipinakalat ng Maynilad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pwede pang umabot yan ng hanggang 200 para lang may magamit na tubig ang mga consumer sakaling matuloy ang water interruption mula sa kalagitnaan ng Abril hanggang Hunyo. Pero ang tangking ito sa Novaliches, matagal nang inilagay ng Maynilad. May sistema na ang mga homeowners sa paggamit ng naka-imbak na tubig. Kasi po kami, may drum din kami sa loob na sa bahay po namin. May mga drum din yung iba dito. Yung mga walang gaanong maraming ipunan, kukuha na lang po dyan. Ang Manila Water naman, naka-standby na ang 40 mobile tankers at 35 static tank sa iba't ibang lugar. Pang-emergency lang ang tubig sa tangke dahil hindi naman buong araw walang tubig. Kung tutusin nga eh, pagka gabi lang yung interruption, kung tutusin hindi kailangan ng mga customers yan kasi nakakaipon pa rin naman sila sa buong maghapon na gising sila. Samantala, 24 na ang deep wells na nahukay ng Maynilad na makakadagdag ng 20 million liters ng supply ng tubig. Halimbawa nito ang deep well sa Binuksok Reservoir sa Zabarte na 1 million liters ng inuming tubig ang napuproduce kada araw. Hindi naman po natin mapipigilan yung pagdami ng magiging customers ni Maynilad. Lagi po yan lalaki ng lalaki. So ang ginagawa po ni Maynilad is humana po ng lahat ng possible resources na pwede naming ma-exhaust para po mas papagsilbihan po natin yung area. Simula April 16, babawasan na ng gobyerno ang alokasyon ng tubig galing Angat Dam na magpapahina ng pressure o mauuwi sa water interruption sa maraming customers ng Maynilad at Manila Water. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may mga pagulang kaninang hapon. Ano ba ibig sabihin nito? Meron pa ba tayong maaasahan na lamig ng panahon o mainit na panahon na?
Kabayan, naging makulimlim po at may mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Kasama na ang Metro Manila ngayong Webes dahil yan sa amihan. At kaninang umaga, nagpalamig ito dyan sa Northern Luzon kung saan bumaba po sa 11.4 degrees Celsius ang temperatura sa Latrid at Benguet, samantalang 14.8 degrees Celsius naman sa Baguio City. Pero pagsapit po ng hapon, umabot naman sa 46 degrees Celsius ang heat index o yung pakiwaring init ng katawan na natala dyan sa Baknotan sa La Union. Hihina na po ang amihan at aatras na posibleng huling beses ng bubugso at init na bukas dahil sa easterlies na iiral sa halos buong bansa. Aabangan natin kung ang pag-asa magsasabi na natang-init na. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Biyernes sa Mindanao, meron lamang pong mahinang ulan umaga hanggang tanghali sa may Davao Oriental. Sa hapon, mas maraming bahagi ng Davao Region ang uulanin maging sa may Soxergen at sa gabi may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Mindanao. Maghapon namang mainit at hanggang gabi po ay walang aasahang ulan sa halos buong Kabisayaan. Maaraw din po at halos walang ulan sa Palawan bukas. Sa Luzon naman may mga dagliang mahihinang ulan sa ilang bahagi gaya po sa may Cordillera, Pangasinan, Mindoro at maging sa may Bicol Region. Maaraw naman rito sa Metro Manila at hanggang gabi po ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. Sa forecast ng pag-asa, aabot muli sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Baknotan bukas at nasa 40 degrees naman o higit pa sa Zamboanga City, Gensan at sa Pili, Camarines Sur. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Dumating na sa bayan ng Sagbayan ang binuong Bohol Task Force ng Department of Interior and Local Government. Sinabi naman ng isang grupo na hindi isolated incident ang nangyari sa Sagbayan dahil di kalayuan sa National Capital Region ay mayroon din umanong mga nakatirik na istruktura na itinuturing o sa mga itinuturing na protected area. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Kinalkal ng buong Task Force Bohol ng Department of the Interior and Local Government ang mga dokumento na may kinalaman sa Captain's Peak Resort para busisiin at ibangga sa mga umiiral na batas kaugnay sa mga pinag-iingatang likas na yaman ng bansa. Merong building permit na inisyu. Ang munisipyo, sa bayan. Pero ang isang requirement ay ang TCC na hindi naman pa na-issue. Pero silang pambi resolusyon na inaalaw ito, no? Nakuha ito ng ating team. Ang tanong dito is that ito pang pambi resolusyon ay enough, no? Ito may tama na para magkaroon ng result. Sa panayam sa Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Environment Undersecretary Carlos Primo David na nagsasagawa rin sila ng sariling investigasyon kaugnay sa pagpapatayo at operasyon ng Captain's Peak Resort na sa paunang inspeksyon ay wala umanong permit para sa kanilang deep well at pagiging hazardous waste generator. Lahat po kasi ng tubig sa Pilipinas na nasa creek, bukal or groundwater ay pagmamayari ng estado ng gobyerno. Kaya every time that you extract water, no, for your own purposes, maliban na lang kung para lang sa isang household, ay kailangan ng water rights permit. And therefore, itong commercial establishment na to na kumukuha ng tubig, kahit nasa kanilang private property yan, ay kailangan ng pahintulot ng NWRB. Pero hindi lang sa Bohol, may naipatayong istruktura sa protected area. Mismong ang Masungi GeoReserve Foundation na kunan sa pamamagitan ng drone ang ilang swimming pool na nakatayo at nag-ooperate sa Upper Marikina River Basin sa probinsya ng Rizal. Sabi ng co-founder ng foundation na si Billy Dumaliang, ang ilan sa mga establisimiento rito ay una na umanong na-issuehan ng cease and desist order. Parang naging band-aid solution lang ata yung pag-release ng CDOs or show cause orders, maybe just to appease the public, but in terms of actual enforcement, makita natin na hindi na-enforce. Makailang beses na umanong sumulat ang grupo sa DNR tungkol rito, pero karamihan ay hindi pa nasasagot. Wala pang tugon ang DNR pagdating naman sa mga establisimientong tinutukoy ng Masungi GeoReserve Foundation na nasa protected area. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
Nasagip ng mga bumbero ang isang sawa sa loob ng bahay sa Tagbilaran City, Bohol, Huwebes ng umaga. Natagpuan ang ahas na may habang mahigit anim na talampakan malapit sa mga stuffed toy at una ng mga nakatira sa bahay. Isinilid ito ng mga bumbero sa isang sako at dinala sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Paliwanag ng DENR Regional Office 7, mating season pa rin ngayon ng mga ahas at magtatagal ito hanggang Abril. Napipilitan din anilang lisani ng mga ito ang kanilang mga natural na tirahan dahil sa matinding init ng panahon. Sa pagbabalik ng TV Patrol, magkakaroon ng divorce sa bansa. Mainit na pinagdedebatihan sa kamara. At bata na tinangay sa Pampanga na tagpuan sa Quezon City. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Ipinadala na ng Kamara sa Senado ang panukalang economic charter change at pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Pero business as usual lang ang mga senador at hindi umano nila mamadaliin ang mga ito para maipasa. Nagpapatrol, RG Cruz. Agad na pinadala ng Kamara sa Senado ang Resolution of Both Houses No. 7 o Economic Cha-Cha at House Bill 9710 na babawi sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI matapos nila itong aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa kagabi. Pero ordinaryong panukala lang ang tingin dito ng ilang senador ayon kay Senadora Grace Poe. Bagamat sinasaalang-alang nila ang mga prioridad ng Kamara, hindi kailanman ang braso ng panukala ang Senado dahil hinihimay nila ito. Yan din ang tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa dalawang panukala. Dagdag ni Senador Amy Marcos, dapat walang epekto sa Senado ang bilis ng Kamara sa pagtalakay sa economic cha-cha at kailangan munang linawin ang patakaran ng Senado. Hiling naman ng isang leader ng Kamara at purbahan sana ng Senado ang economic cha-cha bago magsona. We have to understand there are also clear there's a limited time frame to do this. We already cited that the most favorable time is for this to be passed before Congress adjourns sine die. Sa issue naman ng SMNI, sinabi ni Poe na chairperson ng Senate Committee on Public Services na batas lang din ang pwedeng magpawalang visa sa prangkisa ng himpilan at ito anya ang unang pagkakataong umabante ang pagbawi ng isang prangkisa. Pero di kailanman naging prioridad ang isang prangkisa, kaya sabi ni Poe, desisyon na ito ng liderato kung uunahin ito. Bagay na sinigundahan ni Senador Ronald De La Rosa. Makapame, sabihin lang naman na porque, ayan, kay Pastor Kibuloy, gusto natin i-priority. No, we'll just take it as it is, ordinary bill. Kung kinakailangan i-prioritize, depende sa liderato ng Senado kung anong decision niya para sa treatment ng bill na yan. Pero ako, hindi ako manunawagan na i-priority. Wala rin makitang dahilan si Senadora Marcos para ituring na kaiba sa ibang panukalang batas ang SMNI franchise. May panawagan naman si Asidre sa mga senador. Our only hope is that the Senate would look at it really objectively and not to be swayed by external interests. Batay sa records ng Kamara, mga isang buwang tinalakay ng Kamara sa Committee of the Whole at plenaryo ang RBH-7. Mga tatlong buwan naman inabot sa komite at plenaryo ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Paliwanag naman ni Senador Francis Escudero, hindi pwedeng pakialaman at panghimasukan ng Kamara at Senado ang isa't isa bilang paggalang sa kani-kanilang mga institusyon. Handa naman ang COMELEC na pag-aralan ang gagawin sakaling idiretso sa kanila ang economic cha-cha. RG Cruz, ABS-CBN News. Balik plenaryo ng House of Representatives ang panukalang batas para magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Pero nagbakasyon na ang Kongreso na wala pang nangyayaring botohan. Nagbabalik, RG Cruz. As a matter of fact, Take 2 sa plenaryo ng Kamara ang debate para isabatas ang diborsyo sa Pilipinas. Pasado na ito sa Kamara noong 2018.
pero namatay sa Senado kaya inuulit ngayon. May punang labag ito sa Article 15, Section 2 ng Saligang Batas na nagsasabing hindi pwedeng wasakin ang kasal bilang institusyon. It was the actual wordings of the Constitution, including marriage is inviolable, that the people ratified overwhelmingly. It is not cast in stone. Congress can pass an absolute divorce law. And in fact, no less than the Constitution does not prohibit Congress from enacting an absolute divorce law. Parehong naglabas ng saliksik at datos sina Villanueva at Lagman sa plenaryo tungkol sa epekto sa mga bata ng pagdidiborsyo ng mga magulang. In light of overwhelming empirical evidence, is not the divorce bill in direct contradiction to Article 2, Section 13 of the Constitution, which says, and quote, the state recognizes the vital role of the youth in nation building. Shall we allow the destruction of the future of the youths of the land? It is not the divorce itself which make children have deficiencies and the situation before divorce. Napagdibatihan rin kung may basihan ba sa Biblia ang pangako sa kasal na till death do us part. I'm citing 1 Corinthians chapter 7 verse 39, which reads, and I quote, a woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants, only if should be believer in the Lord. So till death do us part talaga. What the distinguished interpreter quoted is not the phrase till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. May mga ayaw naman ng divorce dahil ang gusto padaliin ang annulment. Kung pwede, mas madali na ang annulments kung mas marami ng mga grounds na klaro. Like for example, ang pambubugbog or repeated violence or repeated infidelity. Pero may mga pabor din. We allow the annulment, why not go full speed and allow divorce? I recall, nagbakasyon ang Kamara nitong Miyerkules nang wala pang botohan. Nauna nang sinabi ni Lagman na ang absolute divorce ay hindi para sa lahat, kundi para sa mga mag-asawang may problemang hindi na talaga maaayos pa. Kinopya nito ang grounds para sa legal separation at annulment sa Family Code. Pero kasama na rin kung 5 taon nang hiwalay ang mag-asawa at malabo nang magkabalikan. Base sa psychological incapacity, irreconcilable differences, at domestic or marital abuse. RG Cruz, ABS-CBN News. Walang parusang ipapataw at pagsasabihan na lamang ng Department of Education ang guro na nag-viral sa social media na sinisermonan ang mga estudyante habang naka-live video. Kinagot po naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa kontrobersyal na televangelist na si Apollo Quiboloy at ilang pang issue sa politika. Nagpapatrol, Ara Perez. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito. Tao lang siya na nagagalit din. Yan ang pananaw mismo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa guro na nag-viral sa social media matapos pagalitan ng kanyang mga estudyante habang naka-live video pa. Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo. Umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin, hindi lang isa na tao yung kausap nila. Sabi ni Duterte, batay sa paliwanag ng guro, hindi niya alam na na-broadcast pala siya online. Nakita ko yung explanation niya and sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna yung klase. And when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit.
Dagdag ni Duterte, nakahanda ang psychosocial support sa mga estudyanteng nakaramdam ng anxiety at stress dahil sa mga binitawang salita ng guro. Positibo ang pagtanggap rito ng Teachers Dignity Coalition dahil anila sa pagpapakita ng empathy ng DepEd sa guro. Pero umaasa ang grupo na magiging polisiya na ito ng ahensya para maipatupad din sa iba pang sitwasyon. Samantala, nahingan din ang payo si Duterte para kay televangelist Apollo Quibuloy na ipinaaresto na ng Senado. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no? What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Nilino naman ni Duterte na hindi nila napag-uusapan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang politika. Yan ang sinabi ko, hindi kami nagdi-discuss ng politika ni President Rodrigo Duterte. Noon man, bago pa siya naging president, nung naging president siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin. Nasa Cambodia ang pangalawang pangulo na abala sa kanyang mga tungkulin bilang Council President ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Nakipagpulong siya kasama ang kanyang counterpart dito na si Dr. Wang Chon Naron, Deputy Prime Minister and Ministry of Education, Youth and Sport. Nagbigay rin siya ng Certificate of Accreditation sa Philippine International School of Phnom Penh na kauna-unahang Philippine School Overseas sa Mekong Region at namahagi sa Anuat Primary School ng libro niyang Isang Kaibigan na isinalin sa kamay, ang opisyal na wika ng Cambodia. Sabi ni Vice President Sara Duterte, magandang matutukan dito ang teacher training dahil gusto parehas paunlarin ng Pilipinas at Cambodia ang kalidad ng edukasyon. Ara Perez, ABS-CBN News, Cambodia. Natrap ng halos 2 oras sa elevator sa isang gusali sa Mandaluyong City si NEDA Secretary Arsenio Balisacan at ilan niyang staff. Ayon kay Balisacan, patungo sana sila sa signing ng Implementing Rules and Regulations ng Public-Private Partnership o PPP Code sa 34th floor ng nasabing gusali nang tumigil ang kanilang elevator sa 19th floor. Kinailangan umanong buksan ang elevator at ginamitan sila ng hagdan para makalabas sa exit lift. Nagpapasalamat na lamang siya at ligtas sila. Nakadalo pa rin naman si Balisacan sa event kung saan nagbiro pa siya na ito ang kanyang pinakamatagal na elevator ride sa kanyang buhay. Pinarangalan ang mga nangungunang babaeng atleta at sports personality sa unang All Women in Sports Awards ng Philippine Sports Commission Miyerkules ng gabi. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal si ABS-CBN Senior Sports Correspondent Diane Castillejo dahil ito sa kanyang kontribusyon sa sports media broadcasting. Kinilala naman bilang Flame Awardee ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz. Anya, mahalaga ang mga ganitong uri ng parangal para magsilbing inspirasyon sa mga batang atleta. Mahigit 50 awardee mula sa iba-ibang individual at team categories ang ginawaran ng pagkilala. Susunod, batang tinangay sa Pampanga na tagpuan sa Quezon City makaraan ang 5 araw. At motorcycle rider na nabutas ng gulong ng van nang nakaalitan sa kalsada, ipinatatawag ng LTO. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Naibalik na sa kanyang pamilya ang 5 taong gulang na batang babae na tinangay umano ng isang lalaki sa Angeles, Pampanga. Sa Novaliches, Quezon City na nakita ang bata na may 5 araw na wala. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Matapos mawalay sa pamilya ng higit 4 araw, ligtas na naibalik sa piling ng mga kaanak ang 5 taong gulang na si Ali. Siya ang batang nakita na karga ng isang lalaki at naglalakad hanggang sa sumakay ng pampasaherong jeep sa barangay Santo Domingo sa Angeles City, Pampanga nitong linggo.
Ang tiyahin ni Ali, labis ang pasalamat sa netizens at concerned citizens na nagbigay ng impormasyon sa pamilya sa kinaroroonan ng pamangkin. May isang lalaki po doon sa tabi ng barbershop. Ito po yan? O, sa San Bartolome. Okay. Ngayon, nakita binibihisan siya sa daan. Opo. Okay. Tapos tinanong, anak mo ba yan? Sabi daw po, ay hindi po pala kumibo. Tapos sakto may dumarating na mag-asawa, namukaan nila yung bata. Nang mapadaan ang mga kawanin ng barangay, doon na ay pinagbigay alam ng mga nakakita kay Ali na siya ang batang nakuhanan ng CCTV sa Pampanga. Arestado at nagsisisi ang 35-anyos na lalaki na kumarga at tumangay kay Ali. Ayon sa kanya, mula Malabon, nakarating siya sa Pampanga dahil sa pangangalakal. Naawa lang umano siya sa bata dahil wala itong kasama nang makita niya sa overpass kaya isinama ito. Pero ayon sa Novaliches PNP, may nilabag na batas ang suspect. Tanghalin tapat na to, direct po yung araw. Iiwanan ko na siya kasi hindi ko naman wala naman pakalam sa bata niya kasi... Nga, tapos parang dalawang isip ko, naawa po. Kinawa ko po yung bata. Yung po talaga yung mali ko kasi, una kasi, ang ganda-ganda ng buhay ko, nakangalakay lang ako. Hanggang sa nakarating kami rito, kakasakay na hindi. Kung kukuha ng bata, dapat, kung nakita natin, dapat i-turn over na natin sa proper authority o kaya sa barangay o sa pulis upang hanapin yung pamilya ng bata at masauli. Labis ang pag-aalala ng pamilya nang mawala ang bata. Naglalaro lang sa bakuran namin, ngayon nagulat yung mother ko, nakita niya bukas yung gate. Kaya nung ano, tinatawag niya, hindi na sumasagot. Na alarm, sigurado po, doble kandado na para ano, hindi siya makalabas. Kasong kidnapping ang posibleng kaharapin ng suspect na nasa kustudiya sa ngayon ng Novaliches PNP bago i-turnover sa Angeles City Police. Jeff Caparaz, ABS-CBN News. Pinatatawag ng Land Transportation Office ang may-ari ng motorsiklo na nasangkot sa isa na namang road rage. Viral sa social media ang pagbuta sa gulong ng motorcycle rider sa isang delivery van na nakasabay niya sa kalsada. Kita po sa video na tinapatan ng rider ang van at tila nakipagtalo sa sakay nito. Tinusok ng rider ang gulong ng van na nagresulta sa pagka-flat nito. Agad rin umalis ang rider. Natukoy ng LTO ang rehistradong may-ari ng motor sa pamamagitan ng plate number. Kaya agad na nagpalabas ng show cause order. Pinapaharap siya sa LTO sa Lunes, March 25 para malaman kung siya ang sakay ng motorsiklo at makapagpaliwanag na rin sa nangyari. Muli naman nagpaalala sa mga motorista si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II na umiwas sa road rage at huwag maging violente sa kalsada. Nagsimula na ang pagtatanghal sa Broadway ng mag-amang Filipino-American na sina John at Isa Briones sa Tony at Grammy-winning musical na Hadestown. Gumaganap bilang Hermes si John habang ang kanyang anak na babae na si Isa ay binigyang buhay naman ang karakter ni Eurydice. Agaw pansin din ang isa pang Pinay na si Kay Trinidad na gumaganap bilang isa sa mga The Fates. Susunod, libutin ang ilang makasaysayang simbahan sa Pampanga. At Kim Chiu, naging emosyonal sa tagumpay ng kanyang back-to-back projects. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nagsimula ngayong araw na ito ang Joint Maritime Resource Assessment sa Sandy Cay sa Pag-asa Island. Kapansin-pansin naman na marami pa rin mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia sa natural lugar. Nagpa-patrol, Jose Carretero. Mula sa Buliluyan Port sa Matarasa, Palawan, inaabot ng isang araw ang biyahe ng mga barko ng Philippine Coast Guard para makarating sa Pag-asa Island na sakop ng munisipyo ng Kalayaan. Ang BRP Cabra at BRP Sindangan ang muling naglayag papunta ng isla para sa gagawing Joint Maritime Resource Assessment sa apat na Sandy Cay sa Pag-asa. At tulad ng mga dating misyon, habang papalapit sa isla, naglabasan din ang ilang mga barko ng China. Wala namang dangerous maneuvers na ginawa ang mga ito sa mga barko ng Pilipinas.
Sa Pag-asa Island, tanaw ang kumpulan ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Pinangunahan ng BFAR at Coast Guard katuwang ang marine biologist mula sa UP Institute of Biology at researchers mula sa National Fisheries Research and Development Institute ang Joint Maritime Resource Assessment. As far as I know, it's the first time that underwater assessments to be conducted in the case. So expected objectives will be from the biological perspective. Isa rin sa mga pag-aaralan ang kalidad ng tubig sa lugar at magkakaroon din ng visual census ng mga isda at iba pang lamang dagat sa lugar. A photograph of all corals and what we call benthic organisms, so organisms that live on the ground, the bottom. So yeah, so there will be part of that assessment on the water quality. Isa rin sa titingnan kung may mga unnatural dead corals o mga patay na mga bahura sa mga sandy cays. Tumangi naman si Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea, na sagutin ang tanong kung isa sa mga dahilan ng pag-aaral ay para malaman kung may reclamation activity ang China sa sandy cays. We always rely with science, no? We don't want to give speculative statements to the public. That's why we need the assistance of our marine scientists from the University of the Philippines before we come out with such assertion. Dagdag ni Commodore Tariela, nakatutok sa food security sa buong West Philippine Sea ang pakay ng pag-aaral. The Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources was tapped by the National Task Force to ensure that our food security is not compromised in the entire West Philippine Sea. And for us to have a much more better appreciation and right evaluation of the aquatic resources. Bukas, isasagawa ang huling Joint Maritime Resource Assessment. Jose Caritero, ABS-CBN News, Pag-asa Island. Pinagpapaliwanag ni Senador Ronald De La Rosa ang Philippine Coast Guard kung bakit tumatanggap ito ng mga Chinese sa kanilang auxiliary force. Nadiskubre kasi sa pagdinig sa kamera na may 36 na Chinese ang nakapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang PCGA ay isang voluntary organization na nakapailalim sa PCG. Giit po ni De La Rosa, hindi magandang tingnan na pagsuotin ng uniforme ng Philippine Coast Guard ang sinumang dayuhan. Naghayag din ng pagkabahalang ilang kongresista sa pangambang nag-e-espiya ang Chinese volunteers. Paliwanag naman ni PCG Commandant Ronnie Gavan, delisted o tinanggal na ang 36 na Chinese sa kanilang auxiliary force dahil wala silang security clearance. Silipin ang nakamamanghang ganda at storya ng mga simbahan sa Pampanga na madalas dayuhin para sa visita iglesia. Nagpapatrol, Gracie Rutaw. Binansag ang Lenten capital of the Philippines ang Pampanga dahil sa mga tumatak na tradisyon tuwing Semana Santa. Bukod dito, puntahan din ang magaganda at makasaysayan nilang mga simbahan. Isa na rito ang San Guillermo Parish Church sa Bacolor. Itinayo itong San Guillermo Parish Church noong 16th century ng mga prailing Agustino, kaya naman itinuturing itong isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong bansa. Makasaysayan ang simbahan dahil sa ipinakita nitong katatagan sa gitna ng mga bagyo, lindol, at maging ng mapaminsalang pagputok ng bulkang Pinatubo at pagragasa ng lahar. Bukod sa maganda at saka unique siya, talagang makikita mo na yung nakaraang panahon. Hanggang ngayon nakatayo pa rin siya. Kilala ring simbahan ng St. Peter the Apostle Church sa Apalit na itinayo noong 1590. Napapalamutian ang simbahan ng mga imaheng ipininta sa mga pader, kisame at mismong dome nito. It's beautiful old church. That are not so many in the Philippines that we can see about. Yeah, very nice, beautiful, and special indeed. Matatagpuan naman sa sentro ng Pampanga ang Metropolitan Cathedral of San Fernando na itinayo noong 1755. Kapag tinatamaan ng liwanag, kumikinang ito sa puti, simbolo ng kalinisan at pag-asa, anuman ang panahon. Ang altarpiece ng katedral ay ang imahe ng Our Lady of the Assumption na nasa ibabaw ng tabernakulo. Puntahan din ng Santa Monica Parish Church sa Minalin, Pampanga. Itinayo ito sa panahon ng mga Kastila
kaya kita sa estilo ng pagkakagawa ng choir loft, belfry at old convent. Makasaysayan din ang simbahan ng San Agustin sa Lubao. Idineklara itong important cultural property ng National Museum of the Philippines noong 2013. Kahanga-hanga naman ang simbahan ng Imaculado Concepcion sa Guagua dahil sa magarang altar at retablo. At syempre, hindi mawawala sa listahan ang St. James the Apostle Parish Church o Betis Church na binansagang Sistine Chapel of the Philippines dahil sa mga imaheng ipinenta sa kisame. Anumang simbahan ang balak puntahan sa darating na bisita iglesia, tandaan na ang bawat pagbisita ay hindi lang paglalakbay sa kasaysayan at kultura, kundi pati na rin pagpapatibay sa ating pananampalataya. Grace Rotao, ABS-CBN News, Pampanga. Lubos ang saya at pasasalamat ni Kim Chu sa gitna ng tagumpay ng kaniyang sunod-sunod na proyekto. Revelasyon pa ni Kim, inisip niyang tapos na ang kaniyang karera. Samantala, humihilat naman ang fans na magka-movie ang Kim Pao. Game ba si Kim? Exclusive, nagpapatrol, MJ Felipe. Walang tigil ang buhos ng pagbati sa It's Showtime matapos ang kanilang makasaysayang contract signing sa GMA nitong Miyerkules. Cheers! Cheers! Hanggang ngayong Huwebes, trending pa rin ang hashtag Showtime sa GMA. Si Kim Chu, masaya hindi lang sa bagong era ng It's Showtime, kundi pati sa tagumpay ng kanyang series na What's Wrong with Secretary Kim. Sobrang happy talaga. Ang haba namin siyang pinromote and sobrang kaming kinakabahan and hindi namin may paliwanag yung nararamdaman namin during that time. To mingle. So gusto mo na mag-asawa? Yes po. Then marry me. Copy po. Sa success ng Secretary Kim, pati ng Linlang at ng kanyang nakaraang miniseries na Fit Check, fans na mismo ang nagbabansag kay Kim na Queen of Digital Streaming. Bagay na nagpaluha kay Kim. Pero may mas malalim pala na kahulugan ng tagumpay na ito. Ano? Happy? Apakabuing! Ano? Masaya, syempre. Hindi ko in-expect. I thought I'm done. Yeah. Gulat ako with everything. After bawal lumabas. So parang feeling ko. Kaya sobrang na-fragile ako lately. Yeah. From Fit Check, Lin Lang, and Showtime. And ito nga, What's Wrong with Secretary Kim? So thankful talaga. Walang paglagyan yung puso ko sa sobrang saya. Isa sa mga naniwala kay Kim ay ang mga executives ng ABS-CBN. Nagpre-prepare kami for a heavy scene, so nasa kwarto lang, nasa standby area kami, kanya-kanya, tapos walang nag-uusap masyado, tapos sabi, oh, tawag daw kayo ni Direk. Tapos paglabas namin, surprise! Ano? Oh my God! Sayak na naman. Dagdag na request ng fans, isang Kim Pao movie. Game ba dito si Kim? Oo naman, pwede naman. Magandang kwento, magandang production, tsaka hindi natin mamadaliin. So bakit hindi? Tingin mo si Pao game? Sa tingin ko, oo. Niwala ka ba na pag maswerte sa career mo, maswerte sa love? I think so, Jaran. Huwag naman sana. Hindi. Ano naman, kung nandyan. Kung wala, edi wala. So parang dagdag ano na lang yung bonus yung love, if ever. And yun. Nandyan na ba? Gabi naman. Masaya naman tayong lahat. So sana let's savor this moment habang nandyan. Nandyan na ba? Gabi naman. Grabe naman, ang pakadiretso naman nun, MJ. MJ Felipe, ABS-CBN News. What's wrong with Kim? Secretary Kim. Secretary Kim. Oo. Ibang Kim kasi ang kilala ko. Adaptation niya ng K-drama. Maganda yung original eh. Oo. Pero ito si Kim Chuan pa. Oo, sobrang kilig ako doon. Pero ito kailangan panoorin pa natin. Hindi tayo makarelate sa kanila. Kami mag-uusap ako sa K-drama. K-drama ang kanilang kabayan drama. Ay, sige na nga. Akala ko yung... Sige, pagbigyan natin. O yung pertosis. Okay. Pertosis. Yeah. Ano ang pronunciation? Pertosis. Yung tiningnan namin ni Consa, no, sa
sa Google, sa Google, sa Google ay ubong may halak. Alam mo yung may tunog? Hindi, hindi yan, hindi yan. Hindi yan, sa TV naman yan. Yung may halak ito, TV. Ano niyo, no? Nagbabala na rin ng DOS dyan sa TV, ha? Oo naman. So, yung may halak, no? Pero normal na may halak, ha? Oo nga, normal naman. At baka naman dumadami na ang may halak ngayon. Pero sinasabi bakuna, at meron daw libre sa mga health centers, pero wala kang mabalitaan. Marami may, ano, ko, eh. Ha? Marami may mahilig sa halak. Ay, iba naman yun. Iba yun, iba yun. Yung bakuna, bilang isang broadcaster, wala akong nalalamang meron libreng bakuna. Nung para panahon sa ng ano, ng... Nang hapon. Hindi, nung, ano, nung pandemic noon. Talaga may libre. Pero itong sinasabing, Quezon City, ang nanguna ngayon. Although buong Metro Manila, no, ay may ganung mga sakit, pertosis. Anyway, mag-ingat na lang ho tayo. Yung maging malinis tayo sa ating mga tahanan. Gaya ngayon, mahal na araw. Yes. Kung hindi naman kayo magbabakasyon, ay linisin niyo yung bahay niyo. Yung mga tambak din sa mga kwarto niyo. Ako, maglilinis. Eh, paano yung mga pupunta doon sa maraming tao? Hindi mo kang pumunta sa maraming tao. 1 million plus ang sinasabi ng NAIA Airport na inaasahan nilang dadagsa sa airport. Sige. Yan na naman. Yun, nandiyan na naman. Naman. 1 million plus. Eh, ilan lang capacity ng ating NAIA? Oh, 300? Ay di, siyempre, puro problema abutin mo. Kaya, huwag kayong pumunta sa maraming tao. Maglinis na lang kayo sa mga bahay ninyo. Paligid ninyo, mga alikabok ninyo. Baka hindi nyo alam, may allergic kayo sa alikabok. Kaya kayo laging may hika. O kaya may sawa. Ayun, sa lalim ng kama. Uy, sa unan. Ayun, sa ibabaw ng kama eh. Tsaka staff ba yun? Ibabaw ng kama. Di ba sa video kanina? Lokong sawa yun. Ay. Iyan po, mga balita. Sa ilalim, sa ibabaw. Doon pa sa may mga ano, staff toy. Sa staff toy daw. Mahilig si staff toy. Hindi sa aircon, naghahanap ng malamig eh. Nakita niya may aircon doon. Lalo na. Kayo nakablong dalawa. Ikaw lang hindi. Out kaya kayo. Anong ibig sabihin? Kami kayo nakablong. Isa na naman mananahin nyo. Eh, ba't kayo naka-yellow? Ba't kayo naka-yellow? Oh, nung ano? iba mananahin nyo. Yan po, mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Zen Hernandez. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!